Hi, people of the Philippines and people of the world. Hit the button below. And you will be subscribing to the Boy Abunda Talk channel on YouTube. Let's keep talking. Opo, ako mag-intro? Sasabihin ko sana, bago tayo magsimula, sumayaw muna tayo. Oh, sige po. Pupatanggal ng kaba ko. Kinakabang ka pa? Parang ngayon, medyo po. Medyo. Because of what had happened. Yes. Dahil ang pelikulang ito ay sobrang pinag-uusapan dahil nga doon sa iyong post. But we're not gonna start there. How much dancing are you still doing now? Hindi po masyado ngayon. Kasi po, first, syempre, nakafocus po sa movie. Tapos, nung nag-pandemic, more on sa bahay lang. Tapos, hindi na rin ako masyado nakakapag-dance cover po. Parang, parang ngayon, hinahanap po yung time ko para makapagsaya ulit. Kasi, namimiss ko rin po. Kumusta ang reaksyon ni Julian sa lahat ng kontrobersiya na iyong pinagdadaanan? Siya kasi nakasama ko po nung time na lumabas yung mga issue. Parang, di rin niya alam kung bakit ano nangyayari. Tapos siya yung nagsasabi sa akin na ina-analyze niya yung sinabi ko. Ganyan. Tapos sinasabi ko sa kanya na ito yung nangyari dun eh. Yung interview was before ko makuha yung script. So wala talaga akong idea sa script pa. Tapos turns out yung write-up, yun daw yung natutunan ko sa movie. So parang sabi ko, bakit ganun? Bakit mali-mali yung write-up? Tapos, so nagpapanik na ako. Tapos siya yung parang, hindi. Walang mali sa sinabi mo. Siya yung ano po, syempre siya yung support, sumusuporta po sa akin na hindi ako ma-feel down, ganyan. Pero hanggang ngayon naman po na bibilib siya sa mga nangyayari. Klaro ko lang. So, nung pumutok ang kontrobersiya, hindi ka pa nakakapag-shoot? Hindi po. Yung sinabi ko yung history is like chismis. Okay. Wala pa po sa akin yung script. Pero, okay, nilabas po nila yung post na yon habang nagsushoot na po ako. Nilabas yung post nino? Feel news po na yung kinote and quote na po nila yung sinabi ko po. Was that in a press conference? A one-on-one interview po. All with right. The press for promo ng ibang pelikula. Okay. So, did you expect, you know, this kind of a reaction? Wala po talaga. Let's go to that question. In the press con for another movie kung saan sinagot mo nga yung diskurso na may kinalaman sa history at saka chismis. Ang tanong po sa akin noon, ikaw, ano ang punto de vista mo, point of view mo bilang actress, bilang estudyante sa napag-aaralan mo dati tungkol sa history sa mga Marcos. Yun po ang pagkakaalala ko. At talagang ni-screen record ko yun kasi nakita ko binura nila yung video na yun. So, ni-screen record ko siya. Tapos, so ang sabi ko po, in general, history is like chismis. For me, history is like chismis. Tapos yun na po yung may mga bias, dagdag na rin, filtered and dagdag na rin. So, yun yung sinabi ko po kasi tinanong ako kung ano yung point of view ko eh. If you were asked the same question today, pareho pa rin ba ang iyong sagot? Siguro hindi ko na para sabihin ulit yung history is like chismis kasi ang laki talaga nung nangyari, hindi ko po inaasahan. Marami tayong mga hindi alam sa history na nasa, tama pa rin, nasa libro pa rin yung mga malalaking pangyayari. Pero marami rin tayong mga hindi pa alam. Anong natutunan mo? Madami po. Katulad? Sobrang dami. Oh. Ha? Niyak ako. Sabi ko, di ako iyak eh. Sabi sa akin, kasi usually po talaga, kapag nakipag-usap ako sa mga tao, sa mga press, I make it super light. Kasi ganun ako, ayoko ng super serious talk, ganyan. Pero sabi sa akin, this is not the time to joke around. And
So parang sabi ko, ah, baka na-misunderstood lang nila the way I talk, yung humor ko, ganyan. And yung pinaka-lesson is, lumabas yung mga tunay kong kaibigan. Lumabas yung mga, hindi, ganyan. And nakilala ko sino po sila, so yun yung pinaka-magandang natutunan ko po. Another lesson is to be strong. Really, really strong. And stand for yourself. Kasi, hindi naman po ako palagi nasasakot sa malalaking issue, ganyan. So, hindi ako sanay. Tinanong ko yung sarili ko, saan ako nagkamali? Anong nagawa akong mali? May nasaktan ba ako? Alam ko sa sarili ko, wala ako nasaktan. Siguro may na-offend ako, but hindi naman yun intentional, di ba po? So, yun. Siguro, really stand for yourself and always believe sa mga taong nandyan pagka darkest point of your life. Sino yung mga kasama mo during that point in your life? Family ko po. Siyempre, kauna-unahan sila yung mas nasasaktan para sa akin. Si Julian, yung maiden Malacanang family ko. Sobrang naging supportive and alalay po talaga nila. Si Direk Daryl, grabe talaga yung tulong niyang binigay sa akin. Tinulungan niya ako, paintindi ko ano yung nangyayari. Mga unexpected na mga taong nag-message po na tipo bang hindi naman nila ako hindi naman kami nagkaka-text ganyan, pero nagme-message po sila. Marami, marami po. Kaya sobrang thankful po ako. At kayo po. Sobrang thankful po ako sa inyo na tumawag kayo sa akin. Kasi hindi ko po inasahan. Kasi akala ko po, nai-interview na lang ako. Parang another artist lang po ako nakilala nyo. Kayo po, kayo katulad nyo po, mga kaibigan. Maraming salamat. Ako'y tumawag. Ako'y tumawag sa'yo noon dahil narinig ko pa lang yung nangyayari, di ba? Kasi sobrang ingay. Gusto ko mo lang malaman mo that kahit anong mangyari, kahit anong pinag-uusapan, naalala mo, nandito lang ako, Ella, at tawagan mo lang ako. At ang sabi ko sa'yo, kung meron kang nais maliwanagan pagdating ng oras na kalmado na, andito ako. I wanted you to know that I was present. I wanted you to know that in one of the hardest points in your life, nandun ako, nandun kami. Yun lang, hindi ko rin alam ang sasabihin ko nun. Naalala mo? Oh, pero sabi ko lang, basta, nandito kami. Nandito ako. Kasi hindi ako naniniwala noon na dapat kang ibuli, dapat kang insultuhin. Hindi ako naniniwala noon na dapat kang parusahan. Lalo nang kasamahan ka namin sa industriya. Kung meron kang hindi alam, di ipaliliwanag, di tuturuan. Pwede naman ako i-message, di ba po? Pwede kang tawagan. Oh. Halimbawa, Ella, ganito ang dating noon, ganito ang pananaw ko. Oo, pwedeng, and I understood you. So, pero meron din mga nag-react na mga kasama natin sa industriya. Nasaktan ka? Sobra. Sobra po, yun yung mga pamilya na tinuring mo eh. Ang laki ng respeto mo sa kanila. Tapos bigla na lang, eh, hindi po ako nag-open nun ng social media nung time na yun kasi nakapatay yung notification ko. Tanging mga messaging apps lang po ng mga tao na pwedeng mag-reach out sa akin. Nagsisend sila ng mga screenshots, ng mga nagtutweet, ganyan, mga nagpo-post. Nagugulat ako kasi parang nuuna medyo parang, oh, wala naman to paki sa akin ha. Hindi naman ako minamessage na ito after namin mag-work. Bakit siya nagsalita ng ganyan? Tapos, yung worst is, yung mga taong yun, pamilya mo tinuring nung time na magkasama kayo at hanggang ngayon, sinecherish mo yung napagsamahan ninyo, nire-respeto mo sila. Kapag nakita kayo, mahal mo pa rin sila. Ganun po kasi ako eh. Pag nakatrabaho ko po kayo, mahal ko po kayo. At tapos, biglang may makikita ka na, bakit ganun yung nasabi nila? Meron ba akong nagawa sa kanila? Pero wala naman silang message sa akin. Meron din akong mga family friend na simula hindi pa ako artista. I have to unfriend. Kasi sabi ko,
I can't believe na isa ka sa mga hindi makakaintindi sa akin or parang tutulong sa akin para ipaintindi ko ano yung nangyayari. So, marami pong nawala na mga kaibigan. Sabi ko nga, kahit ganun naman yung ginawa nila, hindi naman matatanggal yung respeto ko, hindi mawawala yung respeto ko sa kanila. Pero yung kumbaga ba yung trust, yung parang guarded na ako pag nandyan sila. Diretso ang tanong. Nasaktan ka dun sa post ni Pokwang? Hindi ko pa inasahan na masasabi niya yun. Naging nanay ko po kasi siya eh. Even though 10 years ago, okay lang yung isang tweet. Pero tatlo po kasi yung nakita ko eh. Yung pangalawa, okay na. Below the belt na. Tapos yung isa, may yung writer ng Ariana, kasagutan niya. Naalala ko, binibisita ko pa sila palagi pagka mga break time nila. After, even after the show. So masakit. Masakit po na yung mga taong hindi mo talaga inaasahan. Sila pa yung makakapagsalita sila ng ganyan sa'yo. Hindi ka man lang nila tinext. Hindi ka man lang nila dinieman man lang kahit sa Instagram. Anong nais mong sabihin sa kanya? Wala na lang po. Mas gusto ko na lang na okay. Dumating din ba yung point na gusto mong ipaliwanag yung side mo kay Poke, kay Pokwang? There was another post, pero iba naman ang tono. Si Agot, mahal kita, pero pwede ka mag-no comment. You're just the sweetest. And mahal kita. How did you react to that? Nagulat po ako kasi parang after naman namin magka-work, wala naman na kaming connection. So parang sabi ko, oh, bakit may pag-tweet? Medyo ganun po, kasi una po siya nag-tweet eh. Pero nung nakita ko po yung kay Mamang, sabi ko, bakit mas mabuti pa si Tita Agot? Na parang she's just trying to save me. Na parang wala siyang sinabing masama. Sinabi lang niya, sana nag-no comment ka na lang. Pero mahal kita. Kaya para bang, wag mong malin to. Dalawang beses niya sinabi yun. Opo. So, wala akong galit, sama ng loob kay Miss Agot. Kasi somehow, na-appreciate ko po. Para niya akong pinapayuan. Anak, ganun po. Yung mga iba, katulad nila Gretchen Ho, at iba pang mga nag-comment. Yung kay Gretchen, hindi ko po actually, nakita ko lang yung coffee. Do you have a relationship with acquaintance? Gretchen? Okay, alright. Yes. So you saw that post, that tweet about coffee, okay. It's her opinion. Wala naman siguro siyang sinabi na diretsa sa akin. So, ayun din, since nagkakagulo na about history and chismis, siguro siya rin, sinabi lang niya yung kanyang opinion po. So, and you respect opinions of others? Of course, I respect po. Saan ka nasasaktan? Pag? Pag nananapak na. Pag kami direktang hit na, direktang patama na. Pwede naman nila ako i-message. Pero hindi po nila ginawa. Nakisawsaw lang sila. And you don't sila. Mind? Naturuan ka kung mali ka, i-correct ka kung mali ka. Handa po akong makinig eh. Handa kang makinig. Mga oras na to. Kasi iba-iba yung pananaw natin eh. Sabi ko nga eh, nahati kasi sa kulay. So gusto kong maintindihan din kung bakit nangyayari to. Kung anong mali sa nasabi ko. Kung bakit lumaki ng ganito. Kasi hindi ko po talaga inaasahan. At ready po akong makinig. Meron bang mga posts, meron bang mga tweets na hindi mo inaasahan na nakita ang point mo mula sa mga taong hindi mo inasahan na marami po, kaya sobrang thankful po ako kasi maraming ang haba ng post na umabot pa kay Jose Rizal, Andres Bonifacio na para bang hinimay-himay nila kung ano yung sinabi ko, kaya sobrang thankful po kasi hindi ko naman po kilala yung mga to eh. At for sure, ako rin po, baka narinig lang nila yung pangalan ko nung time na yun. Kaya yung mga taong nagtanggol
or kung hindi man po nagtanggol, nag-explain kung ano mismo yung gusto kong sabihin, sobrang grateful po ako sa kanila kasi po sila yung isa sa mga nagpalakas sa akin nung time na yon na ako, mas naintindihan ko rin kung ano yung sinabi ko po. Pagkatapos ng lahat ng ito, may nais ka pang sabihin tungkol doon sa mga reaksyon sa iyong sinabi? I think nasabi ko na po nung press con, sabi ko nga, hindi ko naman meant na magkaroon ng ganitong kalaking issue. Hindi ko meant para ma-offend yung mga professionals, yung mga historians po. Wala akong meant ma-offend, masaktan. Gusto ko lang po sabihin na ako po itinanong lang. I was reading articles about you. Sensitibo ka doon pag pati pamilya mo ay nababash. Pati pamilya mo dito nasama. Opo. Sila yung actually feeling ko pinaka naapektuhan. Naalala ko nung day na yun, sabi ni ate, umiyak daw sila sa bahay. Sabi nila, malamang daw ako din. Pero hindi ko sinabi sa kanila, umiyak ako. Sabi ko lang, huwag na muna kayo mag-social media, patayin nyo muna yung notifications ninyo. Wala mo nang magbabasa, wala mo nang magpo-post. Pero syempre, sabi nga lang nila, mama, magkulang din kami, maprotektahan ka namin. So sa mga nag-post po sila, and syempre, unaware po sila na may mga friends sila na hindi nila tunay na friends in real life na nakapag-screenshot, lumalabas po yung mga sinasabi nila, yung bungso ng damdamin nila. Kumbaga ba kasi, ako aware ako na social media to eh. Syempre sila yung parang post impulsively po. Siguro, tayo namang lahat mga Pilipino po, very protective tayo sa pamilya po natin. Gagawin ko lahat para protektahan ko yung pamilya ko. Nag-open kasi ako ng page ko kasi I have to repost that teaser. Meron ako nabasa tungkol sa papa ko. Yung papa ko po kasi tumakbo nung mayor nung nakaraan. Pag-usapan natin yan. So, nung nabasa ko yun, nanginig ako sa galit. Na sabi ko, masakit naman kasi pakinggan. Alam mo yung kaya mo makipagbumbugan, kaya mo makipagsuntukan para sa pamilya mo. Pero wala eh, andito lang naman sila sa phone mo eh. So yun, nag-post po ako, sabi ko, parang huwag naman na yung pamilya ko. Sana maintindihan nyo, paano kung pamilya nyo yung gineganyan? Gusto nyo ba ba yun? But then again, it's a waste of energy, sabi nga sa comment. Huwag ka na mag-waste ng energy kasi hindi naman din lahat makakaintindi sa'yo. No, para maintindihan lang ng nakikinig sa ating pag-uusap, na para bagang ikaw ang sinisisi at ang iyong sinabi, kaya daw ay hindi na nalo ang dad mo at yun lang ang nakuhang boto. Tama ba ako? Parang... Opo, parang mali daw yung pagturo sa akin ni Papa. Kasi ang post po ni Papa noon ay mabuti na lang, tinuruan kita maging mabuting anak kaysa maging matalino. Na kaya daw hindi nanalo si Papa dahil nga daw po mali ang way ng pagturo at dahil nga daw po sa sinabi ko at saka sa pananaw po namin sa politiko, which is... At saka minention din yung bilang ng boto na nakuha ng Papa mo. Grabe nga eh, may time. Uh-oh. Which is... Hindi ko alam kung paano ko sasabihin kasi sabihin lang naman nila na nililinis mo lang yung pangalan mo, pero... Di naman nila alam kung ano nangyayari sa politiko. Maraming nagsasabi na alam nila, pero hindi lahat alam ninyo. And kami, right after lumabas yung result, even during the election, alam namin na hindi kami mananalo. Lumaban lang kami para lang ilaban yung bayan namin. Kasi they deserve a good politicians. So lumaban kami, yung pamilya namin, Ang lesson namin nung election, mas naging close yung family namin. Mas nag-mature yung mga kapatid ko sa pagsuporta sa nanay-tatay ko sa akin. So mas naging ano kami, mas naging close yung family namin nung election. Yun yung takeaway namin nung election. And nung lumabas yung resulta, isang gabi kinabukasan natanggap namin kasi alam namin na yun ang kalalabasan. Ang hindi ko
kayang nakikita ngayon, yung minamock nila kami because of it. Sabi ko, dapat hindi ako naapektuhan. Naapektuhan lang ako dahil papa ko yun. At masakit, alam ko masakit yun para sa pamilya ko na pati sila nadadamay. Pero bago pa man dumating itong bashing sa iyong pamilya, I didn't know that you were bullied when you were in high school. To the point na isang beses, sinampal ka. Actually, lumabas yung, yan, yung histories like chismis, yung mga kapatid ko. Siyempre, may mga mutual friends sila na in the same school. Sabi nila yan, kaya ka nasasampal nung bata kay nung ano ka high school kay. Oh, totoo po yun. Actually, grade 6 po ako noon, nung nangyari yun. Yung nasampal ka? Sinampal po ako. Bigla na lang ako pinuntahan, bigla ako sinampal. Walang dahilan? Wala. Binubully ka lang talaga? Wala po. And tumatawa sila nung ginagawa yun. Tapos ako, nakikitawa ako. Pero syempre, deep inside, bakit mo ako sinampal? Hindi ko na masyadong maalala kung ano yung mga nangyari sa akin. Kasi nga, ano ako dun eh, more on, wala ako masyadong yung kaibigan na kaibigan ko simula grade 1 hanggang ano. Lahat sila mga kaklase ko lang po. Meron one time, kinorner nila ako sa corridor kasi daw inaaway ko daw yung kaibigan nila. May kwento kasi that you transferred to another school. Was that the reason why you moved to another school? Hindi. Hindi naman po. Nag-transfer po ako kasi po yun ay Ariane. So, hindi wala na akong time para... Pero pag binubully ka ba, may trigger ba? Dahil... sa palagay mo, I mean, maraming bata ang nakikinig sa atin ngayon. Paano nag-uumpisa yan? Dahil hindi ka part ng barkada? Mag-isa ka lang? What was your story? Ang problema po kasi sa akin, akala ko pinagtitripan lang ako, so okay lang sa akin eh. Narealize ko na lang siya nung tumanda na ako. Na yung balay nangyari sa akin. Kaya naibigan ko rin naman yung mga nambuli sa akin. Pero takot ako sa kanila. Itong mga time na yun. Ang problema pa, yung kamag-anak mo na lang sila sa ganitong dugo. Ganun. So parang hindi mo alam paano mo sasabihin sa mga magulang nila. Nagsusumbong ka sa parents mo? Opo. Nagsumbong din kami sa principal. And syempre, sa school, takot dyan. Katawaan lang yun ng mga bata. And hindi na parang gumawa kami ng gulo or ng kung ano man. Kasi na-surpass ko naman po. Okay. Pero may trauma. Meron. Meron po trauma. Yun nga, sabi ko nga, bakit hindi ko naalala masyado yung nangyari sa akin nung nag-aaral ako sa school na yun. Wala ko masyadong naaalala. Ayaw kong pinabalikan. Parang lagi nila sinasabi, binabayaran ko yung mga teachers ko dahil lagi daw ako absent. Kaya daw lagi ako nakaka-graduate. Ganyan po. Pero wala naman kami pambayan talaga. I'm sorry that I had to raise this. It's okay po. Walang kinalaman yung mahilig ka ng umarte o nag-aartista ka? Feeling ko po. Merong kinalaman? Meron po. So, feeling ko po, dahil din po sa pag-aartista, kaya rin po, ako na pagtitripan dati. Wala kang sariling grupo nung nasa eskwela ka? Meron, per batch po, iba-iba. Pero sila lang din po yung mga tahimik lang din po. Sila po yung kumbaga, medyo nerd kung tawagin, medyo ayaw sa gulo. So sila po yung na tumutulong din sa akin nung time na yun. And yun, sila naaalala ko po sila. Nung mga panahon na sinasampal ka, umiiyak ka lang, di ka nang lalaban? Tinry ko po sumampal, pabalik. Pero syempre parang anticipate niya na po, in-expect niya na po na sasampal ulit ako. At marami sila? Opo. Mga tropa niya po. Pero hindi ko po siya iniyak. Pero nung pag-uwi ko, sinabi ko lang kay mama na, ma, si ano, bigla na lang ako sinampal. Walang dahilan. Walang aksyon na ginawa ang principal nung nagsumbong kayo? Ang sabi, ta-transfer lang ako ng classroom. Yung mga kamag-anak, yung magulang nung bata? Wala.
Hindi ko po alam kung umabot sa kanila yung kwento na yun. Pero feeling ko nung lumabas din kasi yung issue na yun, baka doon nalaman nila. Kasi hindi nila alam, nalaman ko na proud pa sila sa ginawa nila. Nag-share sila, sabi niya, ako yung sumampal na yan. Sabi ko, okay. Okay, kung proud siya, odi, that's nice. Galit ka pa? Nakapagpatawad ka na? Nasaan ka? Pagdating dito sa bullying na naranasan mo sa school? Hindi naman po ako galit na sa kanila. Pero sa ginawa po kasi nila, umabot ako kung nasaan ako ngayon eh. I'm stronger. And mas maayos yung pananaw ko sa buhay. Mas naiintindihan ko yung pananaw ko sa buhay po. Sabi nga nila, mas okay na yung wala kang baggages. Oo. Oh. Ba't patawarin mo na lang sila? Kasi baka sila, may pinagdadaanan din sila, sa'yo na lang dinadaan. So, ngayon, nabasa ko po yun, pinagtawanan ko na lang. Sabi ko, grabe sila, proud pa sila, pero okay lang. So, itong karanasan na ito, ginamit mong fuel para pagandahin ang buhay mo, para puntahan, mag-focus doon sa pangarap mo. Yun ang ginawa mo sa buhay. At mas may patunayan din po siguro sa sarili ko kasi yun yung minamak po kasi nila sa akin na laos ka ng artista, hindi ka marunong kumanta, hindi ka naman magaling umarte. So yun yung parang syempre yung, okay, hindi to kaya. Patunayan ko sa inyo. At yan makikita namin sa Made in Malacanang. Are you proud of your work in the movie? Hindi ko po akalain na magiging part ako ng isang malaking movie. Sobrang grateful ko kay Direk Daryl kasi ako yung napili niya po na maging part ng pelikulang to. At bawat character po, binigyan niya po ng magandang mga eksena. Kaya sobrang proud po ako. At yan ay umpisang mapapanood ng mga tao, kailan? Sa August 3 po, sa Sinihan. Lahat ng Sinihan, dito sa Pilipinas. Opo. At sabi po nila, meron naman daw po sa ibang bansa rin. Sino ang mga kasama dito sa pelikulang ito? Kasama ko po dito si, of course, si Tito Cesar Montano, si Miss Rufa Gutierrez, si Ate Christine Reyes, Diego Loizaga, Miss Carla Estrada, Tita Beverly Salviejo, Tita Elizabeth Oropesa, Kyle Belino, and Kiko Estrada. So, yan na po yung lahat ng cast. Senator Amy Marcos would visit the set. Lagi po bumibisita yun. Minsan po, galing pa daw siya sa inauguration. Medyo madaling araw na dadalaw pa po para po tingnan po lahat kung okay, kung may gusto ng kumain ulit. Maliban dun sa napanood naming pag-uusap ninyo tungkol nga doon sa kontrobersiya, may mga pagkakataon pa na you had a chance to do conversations with Senator Amy? Mas nagkausap po kami nung time na nabash po ako. Mm-hmm. Kasi sabi niya, kawawa ka naman. Ikaw ang unang na-target. Sabi niya pong ganun. Pero po, sabi ko kasi sa kanya, Senator, pwedeng payakap. Sabi niya, bakit? Sabi ko, ikaw 36 years kang binabash. Pero eto ka. Nandito ka pa din. At ninedenma mo lang sila. Ako, ilang linggo pa lang. Medyo nahihirapan ako. Sabi niya, wala lang yun. So, yun yung time na nasabi ko, paano nga niya kinaya, no? Kalahati ng buhay niya, kalaban niya yung mga tao. So, anong sabi niya? Sabi niya, wala lang yan, kaya mo yan. Sabi lang niya, ano kasi siya eh, sobrang chill niya pong tao. Medyo, sabi nga nila, medyo babaeng bakla. Ano ba? Wala lang yan. Kaya mo yan, do. Ginagano'n niya yan po. Mm-hmm. Parang sabi niya. Tapos, yung ginawa niya po yung content namin with Direk Daryl, nag-thank you po ako sa kanya kasi po, pumayag po siyang gawin niya po yun. Whose idea was that? Direk Daryl po. Mm-hmm. Kasi siya yung tinatanong ko po nun eh. Sabi ko, Direk, kailangan ko ba maglabas ng statement? Ano ba kailangan? Kailangan ko ba mag-post? Kailangan ko ba mag-sorry? Ano ba gagawin ko? Hindi ko na... Every day may iba't ibang nagtitweet. Every day may iba't ibang nagpo-post. 2-3 weeks trending. Sabi ko, anong gagawin ko? Hindi ko na alam.
Sabi niya, wait ka lang, iisipin natin kung anong gagawin natin. And that's how it happened. Yes po. Few weeks from now, you're celebrating your birthday. Yes po. August 17. Apo. Ela, huling katanungan, what do you want to tell yourself right now? Be strong. Maging matatag ka. Kasi lahat ng pagsubok ay may magandang tagumpay. And I always believe in that. Maraming salamat. Thank you, Tito Boy, so much. Hi, people of the Philippines and people of the world. Hit the button below. And you will be subscribing to the Boy Abunda Talk channel on YouTube. Let's keep talking.